Kamusta, sir, yung pagbisita rito sa International Rice Research Institute? Ano pong objective, sir? That's what din ang pinapaliwanag ko din sa kanilang Board of Directors. Kasi sa lagi natin pinag-uusapan na kailangan patibayan yung value chain ng agrikultura. Eh, yung umpisa ng value chain, the first link is R&D. And that's why I came here, and with some of the other officials from the DA, pumunta kami rito para patibayin yung partnership and the sharing of information. Mukha namang maganda naman, pero sabi ko, patibayin pa natin ng mas, maganda sa naging resulta nitong bisita ay marami tayong nakita na meron talaga silang bagong technologies that can be so, that are completely appropriate to the Philippine setting. So, nabigyan kami ng pag-asa na it's up to us now in the Philippine government to make sure those technologies, those products go down to the grassroots. May napipisil na po ba kayong magiging kalihim ng Department of Agriculture, sir? May mga pangalan na daw po kayo? Ayaw pumayag ito sa UNCEF eh. Marami sabi niya, masyadong mabigat na yung trabaho. Actually, I have a schedule, I have a timetable for that. There are certain things that I would like to achieve before leaving the department. So, hindi pa tayo nandun. But of course, there are very maraming lumalabas na pangalan. Tuloy-tuloy ang pagtingin namin, pag ano. So, hopefully, by the time na yung checklist ko natapos na, meron na tayong pwedeng i-nominate na DA. Sir, mga ilan po yan na mga pangalan na tinitingnan niyo po? Well, the list keeps changing. May nawawala, may nagagandang. If not the 20 pesos per kilo ng rice, ano po yung magiging Christmas gift po natin sa ating mga kababayan? The 20 pesos was really the goal. The dream is paabutin natin ang 20 pesos. We are continuing with the transfer payments that we have begun with. We are going to widen the scope of the Kadiwa so that it is now. The Kadiwa was always conducted sa LGU, at the LGU level, individually. Ngayon, ginawa na naming national program. Sinama na natin lahat ng mga Kadiwa. I'm hoping that we will see some adjustment in prices for Christmas, and it looks like baka naman swertehin tayo. Yung worry ko lang itong nangyari sa yung DRO na binigay ng CA doon sa PSA ng San Miguel at saka Meralco. Yun ang worry ko, sir. Yun ang inaano namin ngayon. Yun ang talagang tinatrabaho namin ngayon, na hindi tumaas ang fuel. At least not for Christmas man lang. If we could postpone and padandahanin lang natin. Kung tataas man, dahan-dahanin natin ang magtaas. Masyado nang nahirapan ang tao. And it was Octa Research Survey, yung tugon ng masa. The result, ang sabi sa result is 85% daw ng Filipinos believe na... The Octa Research, well, it's very encouraging. That people think that we are moving in the right direction. Specifically, I haven't been able to study it really, but nakita ko yung it crosses demographics. The number is more or less the same across the demographics. So that is important to me, because every class of society must feel that they are being served by the government. And with that kind of statistic, then it looks like we have at least made the government felt at every level of society. That's what's important to me.